hapon nito ang aabangan natin. Here we go. First to serve, De La Salle. And it's Noel doing that. Let's see. Tama ka. Parang tama. Yung rookie sensation, Josh Ibanez calling the first point. Buena manong puntos para kay Josh Ibanez yun. Kahit sabihin mo ng double block yung nakaabang sa kanya, parang baliwala na sa kanya eh. Alam niya, kumpiyansa na, buo na. Buo na talaga. Tsaka yung flight ni Josh, ano? Going high for that hit. Taas tumalo na bata eh. Ito naman, yung kapitan. Here we go. That's a good one. Good retaliation coming from Del Pilar. Hindi man yun yung pinakamalakas na atake ni Del Pilar. Pero yun naman yung pinakamagulang at effective na atake niya. Check it out. Ganda nung pagkakaset, ano? And you gotta give credit also to Pokita for setting that one up. Tabla tayo, 1-1 the first set. Ito nagugustuhan ko sa men's division eh. Palakasan ng palo, pabilisan ng score. But I'd love to see a long rally too. Ayan, sa men's division kasi alam natin, Chiki, matag, ano eh, parang bihira yung mahabang yan, diba? Rally. Dito kasi, if may opportunity na patayin yung bola, patayin mo na agad. Gawin tignan mo na yung agad. Ginawa ni Colinares. Inatake niya na agad. Oh, you gotta love that combination there. And we are tied at 2. We are expecting this, di ba? Yung gantong sagutan. Talagang hindi, ano yun, hindi na bumabalik. Eh. Hindi na. Yung rally, pagka na-receive nila yung bola, gusto nila, ang intention nila, patayin na agad. And I gotta give credit dun sa mga first ball, no, coming off that serve. And then yung mga setters doing an awesome job. But look at that. Guerrero trying to dive for that and quickly apologizing to the bench. Kasi alam ni Guerrero na nabasa na niya. Andun na siya sa pwesto ng aatakihan ni De Vega. Pero nakakatuwa dito sa side ng UST. Yung discarte ni Yambao, inactivate niya agad si Ibanez, si Colinares, si De Vega ngayon, 3 points galing sa atake lahat. And you like that, involving everyone in the offense, di ba? Alam niyang lahat aasahan niya. Oh, that's in. Eto naman ngayon. Si Kapitan naman ngayon na magpapakitang gilas. Kahit na nasa likod ako, syempre, ibigay mo sa akin yan. Look at that. Targeting between zone 5 and zone 6. Mahirap yun. Hindi madaling target yun, ha, JV? Lalo na yung dulong linya na. 3-all. First set. At merong tumama ng net. According to referee, second referee Paredes. Medyo pinanggigilan ni Layug yun. Ikaw ba naman kung ganyang kakatangkad, ganyang kahaba ang galamay mo, wala kang ibang intention kung hindi dukutin na sa kabila yung bola. JV, how do you... Ako, honestly, tatalon kayo, tatakbo kayo, and then you step on the brakes and avoid hitting or going beyond that line or hitting that net. Meantime, ito muna Layug celebrating that hit. Ito naman yung magandang ginawa ni Layug. Galing ako, nakakuha ako ng net fault. Oo. Pero ngayon, babawiin ko 'yan. Yung diskarte ni Pokita na pabawiin mo yung ano yung player mo na nag-error. 'Di ba? Buong-buo ngayon, parang yung momentum niya sa sarili niya, naka-recover siya. And Gene is doing an awesome job, no, in making sure na maka-recover nga yung mga kakampi niya. Gene again setting this one up to the captain. And no chance of going over the net 'yon. Medyo ano 'yan. Nalunod na kung tawagin. Hindi na nakadiskarte, lalo na nabasa na ng net defense netong UST yung gagawin ni Pokita. Parang si JM nowhere to go, di ba? Dahil nandun na yung defense eh. And that flight was already going down. Gusto niya na lang i-drop ball sa likod ng blockers, kaso hindi umabot. 5-4 in favor of UST. Tatabla ba dito ang De La Salle? They do. Off that deflection, we're tied at 5. Ito na yung sinabi natin na gusto nating abangan na player. Ano eh, may gigil agad yung atake niya eh. Siyempre, walang iba kundi yung Noel Compton. Kahit sabi mo, ano eh, dalawa na yung nakabantay sa kanya, babasagin niya yan. Tsang rockstar yung datingan ni Noel, ano? With that hairdo and all those tats. Bagay na bagay. Meantime, the rookie sensation. Ibanez scores again. No look yung atake na yun. Talaga, nakita mo na atakihin yung cross court, sabay hawe papunta sa down the line. Ibanez, according dito sa ating stats, ang kanyang talon, sinukat ng 311 centimeters. Ganun. Taas nun. Grabe. Here we go, Ibanez again, this time around.
hindi ganong kalakas but good enough to score against Del Pilar. Ang ginawang diskarte ni Ibanez dito, na-depensa nila. And look at that pancake save. Buka na, malayo na sa net yung atake niya, pero i-over niya lang. Ano lang, pasensyoso tong batang to. That pancake, I love that term. And I love how these guys are celebrating. Del Pilar celebrating that one together with the rest of the Green Archers. Kung kanina, sabi ni Del Pilar, kung kanina pinuntusan mo ko, Ibanez, bawi ako. Babawi ako, mas mabigat ang bawi ko. And then yan, di ba, we see that, ikaw ang naka-score kanina. I'm gonna get your number in the next play. Noel, good serve there. Pero, joust sa ere. Good recovery by UST. And tinan mo yun. Halos mawala na yung pagkakataon sa UST, but they were able to get it and have a two-point lead here. Ayan, makikita, broken play na. Pinalo na lang talaga ni De Vega. And that gives UST a two-point lead, 8-6. We are going to our first technical timeout. Lamang dito ng dalawa, ang Growling Tigers. For the Tigers, who almost had it last season, mas bogang performance is the goal. That is according to the ever-fabulous Josh Ibanez. Sinasabi pa niya na USD aims to go bigger and higher as they test the waters in this match versus DLSU. Mula naman sa kabila, Coach Jose Roque's request is simple. Higitan ng last year. I like that. I like that report by Kate, coming from sa UST. Mas bonggang performance. Mas bongga. Galing kay Josh yun, ha? Oo. Talagang, buhay naman nung puntos ba naman sa kanya agad. Talagang pinapatunayan niya yung mas bonggang performance. And to your point, talagang napaka-bongga nung ginagawa niya ngayon dahil we've seen him on the floor kanina. Matulis yung mga palo niya. Tapos, off-speed ng kaunti. Ano man ang ibigay ni Josh, he's scoring. Different variety ng atake. Diba? Ano na, magulang na talaga kung tawagin. Magulang, veterano na. And siguro isang dahilan yan, JV, kung bakit lamang ngayon ang UST ng tatlo, 9-6. Let's see how De La Salle will respond to that. And that might be a good start here by the green and white. Hindi pumapayag rin. Hindi rin pumapayag tong si Kapitan eh. No. Lumayo eh. Nakita niya kanina, pitpitan lang. Isa-isa lang yung puntos. Naging tatlo. Nag 9-6 ngayon. Eto, gagawa siya ng paraan para dumikit yung koponan niya. On deck is Nat Del Pilar, serving for De La Salle. You gotta love that quick one. And it's good again for UST. 10-7 ang ating score. Ito naman yung maganda dito kay Dax Yambao. Ina-activate niya muna in the first latter part of the game. Ito yung ano eh, kailangan mong i-activate yung mga middle mo. Para pagpadulo na pa, end game na, magiging effective decoy na yung mga middle mo. Ang pinakaayaw mo, yung wala sila sa groove, di ba? Hindi sila kasama. Down the line, it's good. And the captain is on point. Grabe yung inaako niya talaga yung responsibilidad ngayong araw. Nakikita mo naman yung down the line hit na yan. Pinadaan niya pa kay De Vega. And knowing De Vega, matibay yung net defense ng batang to. Tapos si Prudenciado pa yung de-depensa. Kung nakikita nyo lang ho yung aking facial expression dito pag pumapalo itong mga to. Meantime, on the other side, that's Eman scoring off the deflection for UST. Eto naman yung opposite set ni Dax, papunta kay Dedoroy. Etong si Dedoroy naman, pinalitan niya yung posisyon ni Senyoron from last year. And he's doing good, di ba? I'm a fan of that back set kasi hindi mo kita yung nasa likod. Ano? Mahirap basahin eh. Teka lang, ito, hindi na natin kailangan basahin ito. You've mentioned top of the coverage. Noel Campton will be scoring for De La Salle. Harap likod. Kahit saan mo paatakihan yan si Noel Campton, gagawa at gagawa ng puntos.
11-9. Dito sa, so far, sa laro natin, JV, are you seeing any particular game plan ng De La Salle, ng UST na deliberately ginagawa nila? Start tayo sa UST. Why do they have a three-point lead? Dito sa UST, naging effective, bukod sa yung pasan nila, yung first ball nila naging matibay. And yung attackers nila, every time na bibigyan ng bola, talagang yung kagustuhan pumuntos andun. Yun yung kailangan eh. Very, very well said. Meantime, Noel is still creating waves here for De La Salle, making sure na hindi lumalayo yung angat dito ng UST. Kung mapapansin natin, Chiki, yung two-point lead na yan, saan nang galing? Dun lang sa maliit na error. Oo nga. Ano? Kasi ngayon, meron ng three errors yung De La Salle. And yung UST, mas pulido. One error pa lang ang ginagawa nila. I love that. You're going to the statistics dahil sa ganitong ka-close na game, minsan doon nagkakalayo, di ba? Hindi mo nararamdaman eh. Hindi mo mararamdaman yan sa umpisa, pero eto na. Tignan mo, dumikit na naman, three errors, two errors. Yung gap na yun, yun dahilan kung bakit meron pa rin kalamangan tong UST. And that's right. Coming from an error of UST, baba sa isang lamang ng Growling Tigers. Good defense by De La Salle going to the back and it's out. Si Pokita ng hinayang doon, ano? Good intention eh. Pero yung execution, sayang lang. Nakapanghinayang kasi alam niyang walang tao doon sa pwesto na yon. At kung pagbabasihan natin, JV, yung angulo natin, parang maliit lang yung agwat, ano, doon sa linya. Parang, ano nga eh, parang... Gabuhok. Gabuhok, diba? Tawagin. 13-11. UST still up by two. A nice receive by the green and white. And according to our linesman, pasok daw yon. Isa pang gabuhok na atake naman ngayon. Diba? Same spot. Kung siguro nag-uusap to si Pokita tsaka si Ronquillo. Sabi niya, pre, outside yun sa akin. I-inside mo naman ngayon. I have to give credit to Gene. Yung ginawa niya doon. Coming off that, or rather si, oh, that's right. No? Coming from that missed opportunity score, sinetap niya. But then again, floor on the other end gives UST another two-point lead. Ito naman si Kapitan. Galing Kapitan ng mga Tigre. Ngayon naman si Floor naman yung magpapakitang gilas. Here we go. On deck to serve is Rainier Floor. Ah, you gotta love that. You gotta love that. Del Pilar is hot in this set. Ano eh, hindi siya yung player na malakas. Pero yung alam niya kung saan niya dadalhin yung bola, matalinong bata. Placing lang, di ba? Even yung kuya niya, na naging na inabot ko. Yung kuya niya, Del Pilar. From La Salle din. Tama, JV, no? It's not about power all the time, di ba? Mostly, kung kaya mo kang ilaglag lang, lagyan mo ng open space, that would be better. Totoo yan. Kasi sinasabi nga sa amin ni Coach Oji nung naglalaro ko para sa UST before, walang two points sa volleyball. Wala nga. Malakas, mahina, parehas, one point pareho yan. Pareho lang yan. Kaya huwag kayong maghangad na papotukin yung bola. Oo, dahil mama, walang three points. Baka ikaw lang mapagod doon. Meantime, service error, bihira natin nakita yan dito. And going back to your point, yun yung ano, yung opponent's errors, diba? Doon nagkakaroon ng diferensya ngayon. Kaya nga sinasabi nila, kung sino yung may mas pulidong kilos, mas less ang error, yun yung mas mataas ang chance manalo. To the back. At parang hindi nagkasundo doon si Pokita and Campton kung kanino mapupunta yung bola. No? Check it out again here. And that's a reason why UST will hang on to a two-point lead, 16-14, as we go to our second technical timeout.